magsilud po ang lahat, tanda ng paggalang sa Banal na Espiritu, sa katawan po ng ating minamahal na Apo Kunching. Salamat ay sa inyo, Panginoon. Lakas at tibay ang kaloob ng Ama. Wagas na pagmamahal di napaparam sa Kanya. Patuloy niyang pinadadama at binabahagi sa lahat ng mga anak niya. Ang may pandama ay makadama sa Kanya. Ang may pandinig ay tuwirang makarinig. Ang may mata ay magliwanag. Mula sa simula ng kasaysayan ng buhay ng tao, sa kalooban ng Ama, sa kapangyarihan niya, iba't ibang kasaysayan na ang pinasilay niya, ang natupad at nakakamtan ng mga anak niyang nabuhay sa lupa. May mga sinilang na abnormal, subalit may hangganan pa rin ang buhay na nabuhay sa lupa. Ang isinilang na normal ay gayon din may hangganan, may wakas ang buhay. Kaya't normal at abnormal, may wakas ang buhay. Subalit, ang pagka kasalanan ng tao ay maaring mapagbago ng Ama bago magwakas ang buhay niya. Buhay ba ang Ama? At marapat na ang normal ay huwag maging abnormal ang pagkilala sa Ama. Kundi dapat na normal niyang pag-iisip ay maging normal niyang hanapin at maging pamumuhay niya sa Ama kamtin. At siya unang nais at layon niya, kaya patuloy ang paghanap niya upang ang mga anak niya ay malikom ang sa Kanya. At ang mga anak naman niyang sumusunod sa Kanya ay patuloy namang inaapuhap siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Genesis. Nang 99 na taon na si Abraham, napakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ika'y nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at pararamihin ko kayo." Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at ang iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibinigay ko sa iyo ang lupaing ito, sa inyo ang lupaing ito
na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon. At ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ang dapat maging tapat sa ating tipan. Ikaw at ang iyong lahi. Sabi pa ng Diyos kay Abraham, ganito ang iyong gawin, lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarah ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sarah. Sapagkat sa iyong asawa, siya'y pagpapalain ko, magkakanak siya at magiging ina ng maraming bansa. May magiging ina ng maraming, may magiging hari sa kanyang mga inapo. Nagpatira pang muli si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak ako ngayong ako'y 100 na. At si Sarah, maglilihi pa. Gayong 90 na. At sinabi niya sa Diyos, mabuti pang si Ismael na ang iyong kalingain at pahabain ng buhay. Nagkakamali ka, Abraham. Si Sarah ay magkakanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaak. Wika ng Diyos. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Israel, ipagkakalob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakanak siya ng 12 prinsipe at maging bansang makapangyarihan ng kanyang angkan. Dakila at walang kapantay ang ama. Sa salita niya'y hindi nagkakabulat, walang pagkabula. Subalit ng dahil hindi pagdakakarakaraka, ang lahat ng kataga niya'y napasisilay at tinutupad niya, marami ang nag-aalinlangan sa mga salita niya. Maraming hindi makapasa sa mga pagsubok niya. Maraming hindi makatugon sa panawagan niya. Maraming hindi makasunod sa kagustuhan niya. Maraming hindi makabata sa paghihintay sa kanyang panawagan. Natutuo at patutuo ang mga tutuparin niya at gagawin. Marami nga ang nabigo, ngunit higit na nabibigo ang ama sa mga anak niyang pinagtitiwalaan, pinaniniwalaan na sila ay kanyang mapasusunod sa kanya. Marami na siyang sinubukan kung papaano sila tataglayin ay kanyang kaloob. Marami na rin siyang ginawa, ngunit hindi panalathala sa lahat ng madla ang kanyang kabutihan, kundi ang bawat naglathala at nagpatupad naman ay siya sa mga anak niyang nagpakatotoo at tapat na tumalima. At siyaon ang pawang katotohanan. Makatatalima ka ba kung talusira ang puso mo? Makasusunod ka ba kung nag-aanlilangan ang isip mo? Magagalak ka ba kung nanghihina ang pananalig mo? Aasa ka ba kung namamatay ang pananampalataya mo? Magkakaroon ka ba ng sigasig na tumupad at tumupad kung hirap na ang loob mo? Gagawin mo ba ang para sa ama kung hindi ka masaya? Kung magkagayon at tuwirang tao ang makatutugon sa lahat ng katanungan ko, tao rin marapat ang magsabing, dapat kumilala ako sa iyo. At siyaon ang pawang katotohanan, mga minamahal ko, kung kikilalanin lamang ang ama ng lahat ng mga anak niya, hindi sila magpapakalihim kung anong damdamin, kundi hayagan nilang sasabihin at sasambitin, ama, hindi ko na kaya. Batid mo ang kakayahan ko, batid mo ang dinadala ko. At sa pagsambit ng totoo, ama na may nalulugod na totoo, sapagkat ang nais niya ay maging tapat ang sinuman at magpakatapat
sa salita niya at gawa. Kaya naman ang mga anak niyang nagsusumakit at nagsusumikap, sa pagiging tapat nila siya ang nag-aangkop ng nararapat na lakas at tibay sa kanilang lahat. Kaya't sila'y nakauusad sa maghapon at magdamag, lumilipas ang buwan, taon na nabubuhay sila, di nila mamukat-mukat at di nila malikat-likat ni hindi nila malirip. Aba, natupad na pala ang wika niya. Yaon ang katotohanan, mga mahal ko, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung walang paluluwatin ang Ama sa mga sasabihin niya, kung hindi niya gagawin ng magluwat o magbata, maghintay ang mga anak niya, paano namang makikita niya nga ang totoong babatahin ang kanya alang-alang sa pagtitiwala sa kanya? Kaya naman ang mga anak niyang nagtitiwala at naniniwala, nakikita nilang hiwaga at himala niya. At siyaon ang pawang katotohanan, kailangan mo munang ipakita sa amang katapatan mo. Ipadama mo ang pagkilala mo sa kanya at maging tapat ang puso mo at pakikita niya rin tapat na tapat siya sa iyo. Gayon nga ang Ama. May sinasabi siyang hindi pagdakakarakarakay tinutupad niya. Ngunit at pasubali, ang mga anak naman niyang totoo at tapat, hindi rin nila namamalayan na tutupad ang sinasabi niya. Sapagkat sila'y sumusunod, tumutupad, na hindi na naaalala yung pangako ng Ama, kundi ang naaalala nila kung paano susunod sa kanya. Kaya naman hindi nahirapan ang kalooban nila at di nagkakasalang mga isip nila na sinabi mo yun, bakit di natupad? Na sinabi mo yan, ba't hindi naganap? Sapagkat ang isip nila, walang iniisip, walang dinadama, kundi sumunod sa Ama. At siyaon ang pawang katotohanan. Katulad ng isang tunay na halimbawang si Abraham, 25 taon halos ang kanyang pagbabat at paghihintay, subalit hindi siya sumuko at umayaw. Ngunit pasubali nga ng Ama, ang taon noon ay magkaiba ngayon sapagkat ang buhay noon ay hindi tulad ngayon. Ang buhay noon ay inaabot ng kulang 1,000. Kapag pinantay ang paghihintay ni Abraham, sa paghihintay niyo ngayon, baka mamatay na kayo kung abutin ang 25 taon. Kaya ang wika niya, mga anak na tapat at totoo, ang 5 taon yung pagbabata sa isang iglap, kaya kong ibigay pagdaka. Buhay bang Ama! Mga minamahal, sa tuwing ay marapat nakatuon kayo sa tapat na salita ng Ama, sa tuwing ay marapat kayong nakatuon sa mabuting gawa't salita niya, sa tuwing ay marapat kayong umasa sa magagawa niya, sapagkat siyang tunay na makagagawa ng imposible para gawin niyang posible, sapagkat siya nga lamang ang tunay na Diyos na dakila. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay na buhay ang Ama. Buhayin niyo siya sa puso niyo, sa isip niyo, sa buong pagkatao. Sumain niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, sa bagong tipan, sa lumang tipan, dapat lamang nakapagbinasa mo'y alam mong kaukulan. Ngunit paano nga mahahayag ng sariling kaisipan? Kaya't kailangan ang banal na espiritong magtutukoy, mag-uulat, magpapatungkol sa mga mabubuting pahayag. Sapagkat ang Ama ang nagulat, ang Ama ang maglalahad ng tama, ng tumpak, na nararapat sa kanyang mga salita. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Mary Rose, buhay ba ang Ama? Sa'yo lamang, mahal na anak, patotoo lamang ng Ama. Bata mang naalipin at kay batang inalipin, ngunit nakalaya rin. Buhay ba ang Ama? At patotoo lang din naman ang Ama, may pamamaraan siya at kaparaanan, sapagkat
hinahanapan niya ng daan ang lahat upang matuntun nila ang tuwirang hangganan ng tutunguhan. Buhay bang ama? Kaya may inangkop na katauhan sa iyo upang makalaya ka. Gayon ng ama, may inaangkop siyang mga katauhan na pinaglalapat ang mga damdamin upang pag-isahin sa kanyang kalooban. At kung lahat lamang ay magiging ganap sa pagtatapon ng ugaling di nararapat at ang kukunin ay dapat na pag-ugali, lahat ay malilikom ang dapat at marapat sa tama at tumpak na kaloobang ganap. Buhay bang ama? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Kaya nga, maliwanag ang katotohanan. Ang bawat araw ay kapaki-pakinabang, subalit, nagiging kapaki-pakinabang nga baga kung hindi kakamti ng tao ang dapat at marapat na ang amay kilalanin gana? Kaya sabi nga niya, hindi lahat ng tumatawag mula kay Mateo. Sa akin ang Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masasama. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Sadya nga, sapagkat ang taong gumagawa ng mabuti, isip at damdamin ay mabuti rin. Kaya pagkatapos mong tinupad ang kabutihan, anuman ang ginanti at nanuman ang nakamtan, wala pa rin sama ng kalooban, sapagkat ang pagtupad mo'y bukal at may pagmamahal. Kaya naman ayon ang sinasabi ng Ama, umalis ka sa aking harapan, sapagkat ang patutuo lamang niya, masama man gumagawa ng mabuti, subalit iba yung mabuting gumawa ng bukal na may pagmamahal sa kalooban. Kaya mga mahal, Mary Rose, nadama mo ba ang pagmamahal ni Ate Desiree? Bukal sa kalooban, paglingap sa iyo'y tapat at makatotohanan. Kitang-kita sa iyo, anak, sapagkat nag-iba na ang aura mo. Buhay bang ama? Kaya hindi lamang ang may salapi at may kakayahan ng maaring kubukop, kundi ang tunay na may pag-ibig, kaya rin kupkupin kahit ang wala ay kayang kunin at pakainin tulad nilang kakain. Buhay ba ang ama? Sapagkat ang ama ang may pamamaraan at kaparaanan upang kung papaano yung wagas na pagmamahal ay pag-isahin ng bawat nakasumpong at sa kanya'y kumilalang tuwiran. Kaya nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketungin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo ang wika niya. Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko gumaling ka at pagdakay na wala ang kanyang ketong. Huwag mo itong sasabihin kanino man, bili ni Jesus. Pumunta ka, pasuri sa saserdote, pagkatapos maghandog ka ng haing, iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Ano ba ang ibig kong tukuyin at mabatid ninyong ganap? Maliwanag ang katotohanan.
huwag mo itong sasabihin kanino man. Inilihim at pinalilihim ang mabuting ginawa niya sa isang ketungin. Subalit kailanman ang mabuti hindi malilihim. Sapagkat kung sino ang nasiyahan na nila lang, hindi maaaring makapaglihim sa kanyang damdamin ng mabuti niyang kinamtan, kayamit mismo yaong binili ng huwag magsabi, siya ang nagsabi para mapabatid ang kabutihan. Mga minamahal, yaon ang katotohanan. Kung ang pagmamahal ay nadarama ng kapwa nyo, sa bawat isa sa inyo na nagmamahal na totoo, hindi nyo man hayagan at sambiting, ako ay gumawa ng kabutihan kay Juan, kay Pedro, mismo ang mabubuting nagamtan ninyo at kinamtan ng kapwa ninyo para sa inyo, silang maglalahad nito. Kaya't walang nalilihim na mabuting ginawa at wala rin namang malilihim sa masamang gawa. Subalit iba ang pagnanasa ng Ama na malantad ang kabutihan niya. Iba ang kinakantan ng mga anak niyang mabuti ang gampanin at ginawa. Sapagkat iba ang kanyang handog at gantimpala sa mabubuti at tumatalima sa kalooban niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal, masarap ang mahalin. Subalit kung mararamdaman nyo lamang, mas masarap ang magmahal. Sapagkat habang nagmamahal kayo, nag-uumapaw ang galak sa puso nyo. At habang nadarama ninyo, ang minahal nyo'y natuwa at nagalak sa inyo. Ang pagmamahal na yaon ang patuloy na magpapasigla ng lakas at ligaya nyo. Sapagkat kung papaano kayo nagpasaya at nagpaligaya, ang ginawa ninyo'y kaakibat nyo'y Ama. Kaya naman itong Amang sa inyo'y nalugod sa tuwina habang saksi siya sa mga ginagawa niyong kabutihan. Siya naman ang nagbibigay ng higit pa sa inyong kagalakan sapagkat yaon ang layo niya. Ang mapadama niyo ang pagmamahal kanino man, at maipadama niyong tuwirang siya'y buhay na buhay. At habang pinadadama niyong buhay siya at may mabuting kalooban, pinadadama naman ninyo sa kapwa niyo kung paano siya, at nadarama naman ninyo kung paano ang Ama sa buhay ninyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay bang Ama? Kayong mga nabuksan sa katotohanan, nakadama ng tuwiran ng kalooban, kayo mismo ang buhay na patutoo kung anong malaking kaibahan sa unang pagkataon nyo. Kayo mismo ang makadarama sa inyong katauhan kung anong kaibahan noong unang buhay nyo na malaking inibat na iba ng Ama nang dahil tinanggap nyo't kinilala siya. Sapagkat siya ay noon, ngayon at kailanman, ang lakas at tibay, tanging sa kanya lang. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Kapag minahal mo ang kapwa mo, sabik na sabik kang makita mo siya. At kapag nakita mo ito'y umaapaw ang galak sa puso mo, di ba ga? Kaya't ang totoong nagmamahal, hinahanap yung minamahal niya at siyaon ang Ama nang dahil mahal na mahal niyang mga anak niya, patuloy na hinahanap at inaapuhap niya. Kaya naman itong Ama na nadama ang pagmamahal ng mga anak niya at ang mga anak niyang nakadama sa pagmamahal niya na nagkaisa sila, kapwa, masaya sila. Buhay bang Ama? At siyaon ang pawang katotohanan, nawa nga ang lahat ay matutong magmahal ng kapwa nila. Matutong magmahal, nawa kayong lahat na anak ng Ama. Totoong pagmamahal, hindi nagbibilang, nagtatangi, at hindi nanghihinawa. Kundi habang araw, nag-aalab, nag-uumalab ang pag-ibig sa kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan,
kakayahan sama nyo hingin niyaan. Sapagkat walang makatutupad niyan kung bilang katauhan ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kapag ang pinapaliwanag mo sa kapwa mo ay ang totoong damdamin mo na kung papaano ang sinasabi mo'y katapatan at katotohanan, kapag ang kausap mo at kaharap mong pinapahayagan ay di niya maabot ang nais mo at ang sa kanya ang pinananaig niya sariling pagkatao't isip na damdaming tao, mahirap. Mahirap ilapat. Bakit? Sapagkat wala siyang nauunawaan. Subalit, kapag ang kausap mo at kaniig, kapwa kayo isang damdamin at hinahanap, ang inyong mga damdamin ay iisa't layunin. Napakasarap ng pakiramdam. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kaya't ang sabi nga, paano mong sasabihin, hoy, mahalin mo siya? Eh, hindi nga niya alam yung pagmamahal. Kaya ikaw na nagsasabing mahalin mo siya, mahihirapan kang magsabi sa kanyang mahalin mo siya kasi hindi siya marunong magmahal. Buhay ba nga ma? Ngunit at pasubali, kung totoo ang pagmamahal na nadama ng tao sa puso niya, madaling gawin at sabihin sapagkat ang Ama ang nagbibigay ng karunungan. Kaalaman kung paano yaon ay tutupdin at susundin. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kaya hindi mo man kaano-ano, bakit napagtitiwalaan mo? Nang dahil tiwala ka sa Ama, tiwalang tiwala siya sa iyo. Kaya naman, ang bawat nagtitiwala sa isa't isa at ang paniniwala nila sa isa't isa ay pantay lamang at parehas ang pandama, sila-sila masaya. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Walang pagkabula, suriin nyo at inyong gawin. Tingnan ninyo, kundi kayo rin ang magsabing walang kasinungalingan. Buhay ba nga ma? Sapagkat kung paano binuksan ng Ama ang puso mo para matuto kang magmahal, siya rin muna ang pumasok, hindi iba. Sapagkat siyang nagbukas, siyang mananahan, kaya't kapag siyang nasa sa tapat, nabulol na, nasa tao't katauhan mo, sigurado marunong ka totoong magmahal. Buhay ba ang Diyos? Ano ba ang sinasabing totoong pagmamahal? Paano ba? Paano nyo ba maisisiwalat, maiyahayag, o maipapaliwanag ang tunay na pagmamahal? Kapag hindi nyo pa kayang gawin, hindi nyo maipapaliwanag. Tumpak at tama. Hindi ka nagre-reserve sa sarili mo. Walang reservation. Sapagkat nire-reserve mo ito lahat para sa kapwa mo, sapagkat ang Ama naman ang nagbibigay sa iyo ng pagkakari na. Subukan nyo. Kaya nga sasabihan kang baliw. Kaya nga sasabihan kang luka-luka. Kaya nga sasabihan kang hindi totoo. Dahil yung nagsasabi na yun sa iyo, yung mga nagsasabi sa inyo, sila yun. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Hindi baga? Common sense. Masasabi ba yan ang kapwa mo kung gayon siya? Katulad ng nararamdaman mo at katulad ng ginagawa mo? Hindi ba't magkakaisa kayo't nagkakaunawan sapagkat magkaisa kayo? Ngunit kapag kinokontra ka at hindi kanya matanggap-tanggap, hindi kayo parehas! Kaya nga si Satanas at ang Ama, hindi magkatulad eh. Kaya lagi silang magkalaban, di ba ga? Kaya kapag ka naglaban kayo, hindi kayo parehas! Kapag nagkaisa kayo, magkaisa nga kayo. Iisa kayo. Tanggap nyo o hindi. Tanggapin nyo mat hindi. Yan ang totoo. Mahal na mahal kayo ng Ama. Sapagkat ang wika nga, pwede mo bang mahalin ito kung wala talagang pag-ibig siya sa puso mo? Kahit kapatid mo man, sasabihin kapatid, kung wala kang pagmamahal na nararamdaman, huy, eka, buwisit eka yan. Diyos ko, binwisit niya. Oh, ay, nagmura eka, anong mura doon? Buwaya.
Ang mura ay anin? Ano ang mura? Magsimula kayo. Susundan ni Satanas. Buhay ba nga ba? Buhay ba nga ba? Nabubwisit eka ako dyan sa tao na yan. Buwisit na buwisit eka ako. Bakit kaya? Ano kayang dahilan? Mabubwisit ka ba kung maganda damdamin mo? Mabubwisit ka ba kung malinis ang isip mo? Bakit ka naiinis? Yun ang ibig sabihin nun, naiinis ka, inis na inis ka! Di ba ga? O maiinis ka ba kung maganda damdamin mo? Kung malinis ang isip mo, maiinis ka ba? Kung hindi maganda yung terminong buwisit, inis na lang. Buhay ba nga ma? Parehas lang yon. Magkaiba lang ng salita. Ngunit iisa lang yon. Pinaganda nyo pa. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Inis na inis eka ako. Ayaw kong makita ang pagmumukha niyan. Ikaw ba'y nasa Diyos? Maka-Diyos ka ba niyan? Nasa'yo bang ama? Ayaw mo makita yung kinainisan mo? Dapat makita mo siya. Mahal mo siya. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Buhay bang ama? Kaya, ang naiinis, sino talo? O di yung naiinis. Eh, yung natutuwa, panalo. Aba, siyempre naman. Alangan namang nainis kay natalo ka. Nanalo ka ba nun? Si Satanas ang nanalo sa'yo. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Kaya, anong silbi ng ginawa mong mabuti? Eh, dahil sa ginawa mong mabuti, nainis ka eh. Anong kinainis mo? Hindi ka ginantihan ng maganda, di ba? Kaya ka nainis. Nasaan ang magandang gawa mo? Nasaan ang mabuting gawa mo? Nainis ka nga eh. Kung wala kang ginawa, hindi ka mainis sigurado. Yaon ang paimbabaw na gawang tinatawag na umalis ka sa harapan ko. Ayaw lang aminin ng tao. Hindi lang kayang aminin. Kaya nainis, may ginawa siya. Kung wala ba namang ginawa, ba't maiinis? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Aminin! Aminin ng makalaya man din. Sapagkat, halimbawa ito, basta na lang ba kaiinisan ng taong naiinis sa kanya na walang ginawa? May baliw ka. Naiinis ka sa walang ginawa sa'yo. Tama ba? Yun ang dapat tawaging baliw. Hindi yung mga gumagawa ng katotohanan at nagsasalita ng katotohanan na hindi maunawaan ng mga hindi makaunawa. Sila ang baliw. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya nga, halimbawa, kapatid mo, kaya ka nagalit, naiiniseka ako sa kapatid kong iyan. Pagkatapos ko siyang tinulungan, gayon ang ginawa niya. Oh, kung wala kang tinulong, di ka nainis. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Masasabi mo ba yon? Ngayon, kung nainis ka, nasaan ang katotohanan ng pagbibigay mo? Nasaan ang katotohanan ng minahal mo? Wala. Yun ang tinatawag na pagpapaimbabaw. Kaya siyang sinabi ng ama, ginawa mong mabuti, haharap ka. Panginoon, gumawa po ako ng mabuti. Anak, anong ginawa mong mabuti? Yung ginawan mo ng mabuti, nagalit ka. Buhay bang ama? Kaya patawarin nyo sila. Patatawarin kayo ng ama. Lahat ng ginawaran ninyo ng kabutihan at ang ginanti sa inyo ay masama. Ang amang gaganti, pawa. Patawarin nyo sila at patatawarin din kayo. Yan ang tama. Yan ang totoong salita. Kapag gumawa ka ng mabuti, ang puso mo'y mabuti rin sa ginawan mo ng kabutihan. Ginanti man sa iyo'y masama, patawarin mo ang ama ang gaganti sa iyo. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Kaya, oh, napaano ka? Oh. Tapos na. Diba? O halimbawa, napakababaw ng explanation ito. Para maunawaan nyo yung totoong papaimbabaw na gawa at salita.
O halimbawa, tinuruan mo ito na maglaba. Napakababaw at napakasimple ng halimbawa. Tapos, nang matuto siyang maglaba, inagawan ka ng customer. Siya pa, na tinuruan mo siya pa, ang kumuha ng mga labahin na nilalaban mo. Dahil hindi totoo yung pagmamahal mo, sigurado, walang hiya eh, Kasia, pagkatapos kong tinuruan. Siya pang nangagaw ng aking mga, ngunit kung mabuti ang kalooban mo, oh sige, pagbibigyan na kita. Total naman, malakas pa ako. Kung ano ang kalooban ng mga tao na kinuha mo sa akin, titingnan nila kung sinong totoo sa atin dalawa. Eh, makita nila yung ugali mo, ganyan ka pala. Abay, baka babalik din sila sa akin. Hindi ba ganon? Dapat ganon! Hindi ka nagsasalita. Pinababayaan mo lang yung kapwa mo na aagaw sa'yo. Ang ibibigay mo ay ang ama sa kanya. Ang puso mo ibibigay mo. At ngayon ang mapatotohanan ng mga inagawan at ng agaw. Aba, ikaw pala eh kay sinungaling, siniraan mo yung nagturo sa'yo. Eh ako eh kay katagal ko na yan eh. Katagal ko na eh ka sa kanya. Hindi, wala akong nasubukan. Kahit na ano sa kanya, ay aalis na ako sa'yo, babalik ako sa kanya. Di ba ganon? Yan ang totoo. Isang tunay na mababaw na dahilan kung minsan ay nagiging malalim na katwiran. Subalit, kung maaabot lamang ng tawang totoo at katotohanan ng taglay, walang malalaliman ng galit ang kalooban. Buhay ba ang ama? Sapagkat damdamin niya yan, pabayaan mo. May Diyos amang nakatunghay sa iyo. Gawin mo yung mabuting kalooban mo. Iganti mo'y mabuti pa rin sa kabila ng ginawa sa'yo. Tingnan ko kung hindi mismo siya ang mapahiya sa masama niyang gawa. Buhay ba ang ama? Yaan! Yaan ang nais ng amang gawin niyo. Hindi yaong kapag kayo siniraan, maninira din kayo. Hindi yaong kapag kayo inagawan, aagaw din kayo. Hindi yaong kapag kayo inamukpok, pupokpok ng pupokpok, pati ang inyong pamilya. Kaya, sa halip ng sunog ay maliit, lumaki. Sapagkat hindi nila inampat at naampat, sabi nila, "Hoy, Juan, nandun eh kayong kapatid mo, inaaway. Suguran ang isang pamilya." Namukpok lahat sila. Hindi nila naampat ang gulo. Lalong lumalat, lumaki ang gulo. Anong pagmamahal meron sila? Ganyan ang ayaw ng ama. Kung tunay na mahal mo, aaregluhin mo at aayusin mo sapagkat alam mo ang gagawin yung panglilito at panggugulo, kayo rin ang mapipinsala. Buhay ba ang ama? Mga minamahal, katotohanan ang sakit tinuturan. Kaya ang kampi-kamping baluktot at mali, kahihinatnan nito'y walang kwenta't kabuluhan. Subalit ang nag-aayunan at nagtutuntunan ng kabutihan, pag nagkasama-sama, ligaya ang kakamtan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, gawin niyong tunay na halimbawa ang mga saksi na ama niyo ang may gawa. Huwag ang kapwa niyong alam niyong nagkakamali at nasisira. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Gawin niyo ang tama, ang ama ang magbibigay ng marapat sa inyo. Itumpak niyo ang mali niyo at ang ama rin ang magbibigay ng galak sa tuwi na sa inyo. Sapagkat kung anong ginagawa niyo, gagantihan niya ito. Kaya't ang mabuting ginawa niyo, gantimpalay, mabuti rin para sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mababaw ba? Maliwanag ba? O malalim at magulo? Kapag di pa ninyo naunawaan ang magandang istorya at malibabaw, mababaw na napakababaw na paliwanag, sigurado magulo pa isip nyo, sigurado madilim pa isip nyo, sigurado may dalahin pa kayo sapagkat di nyo maabot ang totoo. Kaya magpakatotoo. Alam kong may magagawa ang ama
Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winik ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winik ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalang. Mayroong maganda mangyayari sa inyo, aking magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winik ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winik ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winik ka niya, manalig ka na. Kaps, bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Happy birthday, kapatid na Violet. Violet na Violet. Buhay ang Diyos. Paano kapag ka nawala yung kulay na Violet? Ade, hindi ka na magdadamit. Buhay po ba ang Diyos? Ano? Sabi ko, mayroong pala taong gano'n. Eh, ang alam ko, pag namatay ang tao, hindi kulay ang... hindi nagsusot ng dikulay eh. Matagal pa naman yun, ano?
Eh kaya lang kailangan matuto ka na ng ibang kulay. Eh kasi pag namatay eh, hindi pwede yung ganyang kulay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Dakila po ang Diyos. Di po ba? Ano man ang istorya, ano man ang buhay ni Mary Rose, ang tanging nakakaalam ay Diyos Ama lamang. Ngunit maligaya at patutoo na taon man ang bilang may kalayaan din naman. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya kayo, sabi nga po, sa unang pagkatao, sa unang bilang tao, hindi alam lahat ang mga kwentong iyan. Yung mga mensahe na yan, yung mga, totoo pala, kaya po palang gawin ng tao. Kaya mo palang tanggapin yung di mo kaano-ano. Kaya mong mahalin yung di mo kaano-ano. Kaya mong pagbigyan yung di mo kaano-ano. Kaya mong paglingkuran ang di mo kaano-ano. Kaya mong kupkupin ang di mo kaano-ano. Kaya mo dahil sa Diyos na tinanggap mo. Buhay ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, patuloy kayong magtiwala, manalig at mananampalataya. Ano man ang inyong layunin at hangarin sa buhay, ang pangunahin niyong gawin sa Ama niyo, ilaan. Nang sa gayon, siya rin ang magbigay sa inyong kaparanan kung paano niya ibibigay ang sa inyo'y tagumpay na may kagalakan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Inyo pong pagnilayan, kung ayaw ng Panginoon na mailunsad, mailahad, maikalat ang kanyang larawan, sana hindi bumakas kay sa panyo ni Veronica yung kanyang mukha, ano? Ngunit tanda ng huwag niyong kaliligtaan ang mukha ng Kristo kung papaano'y nagkaroon siya ng matinding ginampanan sa buhay ng bawat isa. Ibinigay ang kaanyuan ng pasakit. Ang kanyang mukhang nakatirik ang tine. Puro duguan. Ay may nabuhay bang tao na walang katawan? Kaya, lili. Butin mo ang daigdig. Wala kang makikitang ulo lang. Kaya binigyan ng katawan. Katawan ni Kristo. Buhay na totoo. Espiritu Santo. Namatay ang katawan, nabuhay ang Diyos. Espiritu. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Subukan ninyo. Subukan ninyo. Alam nyo, mga minamahal, kapag libang na libang ka sa mga ginagawa mo para sa Panginoon, nalilimutan mo yung bawat araw mo, di ba? Aba, nang makita mo, maghapon na palang lumipas eh, hindi ka man nainip. At nang maalala mo, ay, ang mga anak ko kaya, kumusta na? Dahil pinagkatiwala mo sila sa Ama, pag kinumusta mo naman, okay lang po. Sapat nubay ng Ama. Naturuan mo sila, kaya ang sagot, sapat nubay po ng Ama. O diba, ituro nyo yan. Magturo kayo ng mabuti't maganda at itutugon din sa inyo'y maganda't mabuti. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Nahirapan po ba kayong manampalataya? Hirap po ba kayong manalig sa Ama? Hirap ba kayong gumawa ng mabuti? Ay, pag nahihirapan kayo, hindi kayo sa totoo. Sino ang nasa inyo? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tingnan mo, palibasa po itong alagad ko na ito na binahagi sa akin ng Ama, hindi kami nagkakausap, hindi na kami nagkakakitaan. Isang araw eh, parang ako'y, sabi ko ba, si Marisa yata ang alagad eh, hindi ko na nakikitang dumadalo ng gaway na, anak, dumadalo siya, kaya lang eh, sa gilid siya. Totoo ba yon? Aba, eh, tingnan niyo po't pinatotohanan. Siya pa pala MC ngayon. O, de, sa makatwid ay totoo, ang Diyos, Espiritu, ay nangungusap sa tao. Ba't di kayo mapangusapan? Sino nangungusap sa inyo? Sino? Bakit?
Eh, kayo lang po yun na po, Kunching. Nako, tandaan po ninyo. Hindi ba bago mo gawin ang ginagawa mo, nagdaan sa isip mo? Hindi ba bago mo sabihin ang sinasabi mo, nagdaan dito? Ah, ba't di mo salain? Salain mo! Kung alam mong hindi tama, ay bay huwag mong bibigkasin. Eto pa eh. Alam niyo po ba? Habang minimithi mo yung kasalanan, lalong nagpupumiglas ang ama sa buhay mo, na ba't hindi siya kilalanin? Ngunit habang minimithi mong magpakabuti, ang nagpupumiglas naman ay sino? Sino? Kaya, pinag-aagawan ka sa isang katawan. Hindi mo ba alam yan? Pinag-aagawan ka sa isang katawan. Isang mabuti at isang masama ang umaagaw sa'yo. Saan ka? Dapat lang. Huwag kang sasama sa isa. Mapapasama ka. Buhay bang Diyos? Iisang katawan, pinag-aagawan. Iisang kaluluwa, inaagaw ng dalawa. Ngayon, pakuha ka sa isa. Tanggapin mo'y iisa. At huwag nang magkasama pa. At huwag nang pagsasamahin pa. Isa na lang! Piliin mo. Sino siya? Bahala ka. Boy bang ama? Mga minamahal, kay ganda ng buhay, kay sarap ng buhay, kahit simple lamang, kung maligaya at payapa ka, ikaw ay masisiyahan. Kaya't napakapalad ng mga pinaunlad at yumaman. Kung ang ama ay nasa kanilang katauhan, patuloy na kasiyahan, kagalakang walang humpay. Aba, kay palad mong nila lang. Maari pa lang ito'y kantan kung ama ang masusumpungan. Pagpalain kayo, may bukas pa. Lagi pong tatandaan nyo, may bukas pa, no? Halimbawa, ako po, ibibigay ko isang halimbawa ang sarili ko. Mula nang magbiyahe kaming papuntang Bicol, wala po ako naramdaman na pagod. Wala. Talagang wala po. As in, wala talaga. Pero, dito po nakaramdam ako sa titig, sa puyat, na, okay, makakatulog ka, mapapaidlip ka na, idlip na, tulog ka na. Biglang, siyempre, mulat ang mata. Antok na naman. Siyempre po, yung sasakyan, hindi pa taglatandaan. Kaano man katinding mag-ingat ang driver, eh, yung mga daan ay pangit. Kaya, ganyan, ano po. Kumbaga eh, siyempre, hindi ka naman nakahiga. Nakaganyan ka lang. Natural na nga halayang may pangangalay yan, ano? Oh. Eh, pagdating pa, pag-uwi pa rito, gising pa ng maaga, text. Sumuko po nung araw na yon, pero hindi, nahalata niyo po ba? Tumutol po ba ako? May narinig po ba kayo sa akin? Gumaling ako nang hindi ko alam. Pero sabi ko, papahinga ko muna ang mata ko. Hindi ko maipahinga eh. Kasi kapag nabasa ko emergency, meron pa nga akong di nasasagot pa umanhin. Mamaya na lang sasagutin. Alam ko di pa babayaan ang ama yan. Yung anak mo. Sabi, ano pong magagawa ko? Sasagutin ko pa. Para akong gaganyan. Dahil bigla sumakit ire, anak. Ipahinga mo ang mata mo. Pinahinga ko po. Bawa, sunurin po ako. Pinatulog ko. Purihin ang ama. Dakilang walang kapantay. Kahapon po. Ang sabi, anak, dinadatal ang mensahe. Dinadatal. Eh, pagtititig po ako sa iPad eh, parang sasama na yung ganito ko. Ha? Sasarado ko. Pasubali ko yung may pamamaraan, anak. Tinawag ko si Arlene. Kaya mo ba, anak? Opo, kaya ko po. O, sige, 30 minutes lang tayo. Anong 30 minutes? Hindi nagkasya 30 minutes sapagkat humaba ang dinatal. Ade, sa madaling salita po eh, ayun,
Parang may nararamdaman pa ako dito. Miga ako. Sabi ko, Ama, ginampanan ko naman po'y para sa'yo. Natatakot akong masubukan mo. Alam ko pong mawawala ito. Purihin ang Ama. Ang sabi ko bilang tao, papahinga muna. Hindi pa rin po natupad. Sabi ko kanina na naman, Anak, sagutin natin yung mga nagme-message. Napakarami na, tambak na. Para mabilis ka ako. Ayoko sa iPad. Kaya mo ba? Sabi ko, opo, eka. Sagot-sagot. Kaya alam niyo po ba, nung matapos sagutin ang ilan na nabahaginan, ang sabi, Anak, kumuha ka ng mga larawan ko at aakmaan ang mensahe ito. Sabi ko, Arlen, kumahanap ka. Mga dalawa. Anong dalawa? Anak, lima raw eh. Lima. Purihin ang Ama. Bakit po ito binabahagi? Tandaan po ninyo, huwag kayong pasusubok sa Panginoon. Pinadadama niya yan. Tinitingnan niya kung, siya pinaglilingkuran mo. De, magtiwala ka sa kanya. Habang tinutupad mo yung para sa kanya, ginagawa naman niya ang para sa iyo. Salamat po sa Ama. Buhay na buhay siya. Ede, sa dating buhay yon. Kailangan ko na ako yung orto. Palit, salamin, stigmatism, eka, etc., etc., etc. Salamat po sa Ama. Buhay na buhay po bang Ama? Exercise ninyo sa umaga yung mata ninyo. Pagkagising ninyo, ganyan kayo una. Tapos, ganyan. Huwag muna kayong tititig sa malayo. Malapit-lapit lang muna. At kapag na-exercise nyo ng ganyan, siyempre yung mga ugat nyo, napapagod din yan. Di ba ka? Tumitig kayo sa maabot ng inyong titig. At ba, gumagalaw pa pala mata nyo, no? Ibig sabihin, hindi pa kayo patay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kuminsan, kapag sinabing ang mata ay napakahalaga, takot na takot ka kapag napinsala. Kapag sinabing ang tenga, napakahalaga, takot na takot ka mapinsala. Ngunit bakit ang kaluluwang sabi mahalagang mahalaga, ba't di mo mapahalagahang magkaasala ka? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga minamahal, kung mahalaga sa inyo ang mata nyo, ang tenga nyo, ang ilong nyo, ang bibig nyo, ang ipin nyo, lahat para sa inyo, pahalagahan nyo rin ang kaluluwa nyo. Sapagkat kung buong buhay ninyo, ang pagbibigyan nyo lang ng pagkakataong mahalin ay ang katawan nyo, kawawa naman si kaluluwa nyo. Kaya, ang tunay na matalino, pinahahalagahan ang kaluluwa niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Patnubayan kayo ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso niyo. Matigib kayo ng tuwirang ligaya, kasiyahan at kapayapaan. Sa gayon, magsisilbing tanglaw ninyo sa bawat araw at gabi man yaong tinanggap ninyong Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa pangalan ng Anak na Hesukristo. Tunay na ang galak sa buhay ay di mawawala. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. May bukas pa, tayo na po. Buhay po bang Diyos? May mensahe po ba na may bukas pa? Umasa ka, may bukas pa. May mensahe rin na may misyon, kaya uwi na.